Binuksan na ang registration para sa pinaka-prestiyosong marathon sa bansa, ang National Milo Marathon. At para sa ika-42 edisyon ng marathon na gaganapin ngayong taon, mas malaking karera ang ating aasahan. Magsama-sama, tumakbo at matuto. Ito ang tema ng 42nd Annual National Milo Marathon Race na opisyal nang nagbukas ng kanilang registration para sa publiko. Kasama ang marathon sa kanilang nation-building advocacy through sports. The Milo Marathon started in 1974, and one of the reasons kung bakit we are now at our 42nd year is because of its success and its power to help encourage people to get their children into sports. Maniniwala kami na ang buhay ay parang marathon, na kapag sumali sila sa event na ito, matututunan nila ang different character-forming values like disiplina, kumpiyansa, at pakikisama. These are the same values that will help them succeed in life later on. Ngayong taon, dadalhin ng Milo ang event sa iba't ibang panig ng bansa upang mabigyan ng lahat ng pagkakataong makasali sa kanilang flagship event. So this year, we have a total of 11 legs. We're kicking off in Urdaneta in July 15. And then ang second race namin is in Manila on July 29. The national finals will be held in Lawag on December 9. Basically, because it's the bicentennial year of Lawag. And with that, all the participants will be given a unique racing experience that offers a rich history and culture of the Ilocos Norte. Maliban dun sa mga preparation namin dun sa support na makailangan gawin ng pag-organize ng marathon natin, yung race route na prepare namin, which is napakaganda. So dadaan ito sa isang mga tourist spot sa Ilawag City. So ito yung pinaka-package na pwede namin i-offer sa mga participants natin para ma-enjoy nila, hindi lang sa pagtatakbo, kundi ma-enjoy nila yung very scenic na tourist attractions ng province of Ilocos Norte. Good morning everybody. Ayon din sa Milo, ang dalawang top runners ngayong season ng Milo Marathon ay mabibigyan ng pagkakataong irepresenta ang bansa sa parating na SEA Games. To our partnership with the Philippine Athletics Track and Field Association, they will be given first dibs to represent the Philippines in the upcoming 2019 SEA Games, which will happen here in the Philippines. We will also be giving them monetary support to help them pursue their training. And also together with PATAFA, we will give them an international race experience to help them progress and beat their personal records. Todo suporta din sa event ang running enthusiast at Milo ambassador na si Solen Yusef. I'll be joining naman the Manila leg, which is on July 29, but you have many other legs. And I'm inviting everyone to come and join. Join with many, join with your family, join with your friends, and hopefully I'll see you there and probably run by your side as well. So take care and please register. And cheers! Hey everybody, this is Anton Rojas. For more sports updates, keep watching The Score and make sure to subscribe to our YouTube channel. That's ABS-CBN Sports and Action.